pag-iaya. Introduce muna natin ng bawat isa. Okay. Ako po si Johan sa guitar. Ako po si Renmin sa drums. Wendy. O si Buboy ng bass. Yan ang Agaw Agimat. Mm-hmm. So, hindi natin kasi alam yung mga pangalan nila. I'm sure yung mga nakakilala sa kanila, kilala sila. But most of you, kilala nyo as Agaw Agimat. Pero individual, maganda kilala rin natin yung mga pangalan nila. Exactly. So, pero original members pa ba to? Ako na lang yung generation. Ikaw na lang? Ako na lang natira. Kasi binuo ko yung Agaw Agimat noong 1993. Tapos nag-record kami 94. Tapos nirelease namin yung first album 95. At nagkaroon pa ng second generation. Ito fourth na to eh. Wow! Galing kami sa iba't ibang banda rin. Mm-hmm. So si Johan sa The Chonkies. Mm-hmm. Kami ni Renmin. Bukod sa Agaw Agimat, meron kami si Republicats. Kasama si Buboy. I see. Pero ano, noong 2007 kasi, akala ko pahinga na yung Agaw Agimat. Stop na kami. Kasi yung makasamahan namin, nasa ibang bansa na, nasa China, nasa US. So ako na lang yung naiwan. So, okay, sige, pahinga na tayo, 2007. Last year, after 9 years na pahinga, doon, parang naisip-isip ko na parang sayang din yung pagkakataon ba na magkaroon ng isa pang banda na kakanta tungkol sa mga socio-political issues, mm-hmm. environmental yeah. issues, yeah. at sa spiritual, kahit pa paano, di ba? Mm-hmm. Kinausap ko muna si Wendy kasi ang para sa akin naman, hanggat hindi ko mapapa-oo to si Wendy, eh wag na lang. Pero pa-oo na. Pa-oo na. Ay, ibang dahilan. Kasi
Iniisipan ko talaga kasi may banda kami, The Republicans. So, yun, iniisip ko paano gagawin kasi magkaibe. Ngayon, ang sabi ko lang sa kanya, basta pag pumasok ako dyan, ako yun. Alam niya kasi punk ako. So sabi niya, nung sinabi niya sa akin na actually, ang gusto ko talaga sa Agaw Agimat, ikaw. Talaga naman, from the start, ang gusto niya talagang areglo sa Agaw Agimat. Punk. Punk talaga. So, nagkataon lang na, paano ba nangyari? Kumbaga yung sa iba't ibang generation kasi ng Agaw Agimat, kasi iba-iba na rin yung naging kamiyembro ko. No. Iba-iba yung influence. Bawat isa sa kanila, may unique. So, alam po, yung dati namin gitarista, si Jepta, sa virus artist, Bernardo Carpio. Yeah. Yeah. Iba din ang influence naman niya, Pinoy rock, classic rock. So, yun naman ang dinala niya sa plate, di ba? Eh, yung huling bassa namin, si Hank Palenzuela, yung original bassist ng Color Trend. So, iba din yung dala-dala niya. Tapos yung original na bassist namin, si Lee, yung kapatid ko sa Slapshot naman. So, iba rin yung dala-dala niya. So, unique siya in a certain way. Pero ako naman, meron din akong certain na hinahanap kasi from the start talaga, yung hilig ko talaga na music punk talaga. Kaya nung na-open nga yung idea na ibalik yung Agaw Agimat, sobrang tindi ng pinisipan ko kasi para sa akin yung Agaw Agimat, kadugtong na siya ng buhay ko eh. Kasi since ako yung nag-conceptualize 1993. So yun, kumbaga para sa akin sobrang mahalaga sa akin yung Agaw Agimat. Kaya para i-decidean ko na ibalik siya ulit tapos humanap ng bagong makasama, parang ano yun, parang ka nagpakasal eh. Hindi siya basta-basta lang banda para sa akin eh. Kumbaga mas malalim siya. Kailangan pamilya, ganun, magkadugtong kayo kumbaga. Parang sa panahon na to, ito yung perfect na kombinasyon ng Agaw Agimat sa game. Tapos tinawagan ko na sila isa-isa. Ang sinasabi ko kay Renmin, ituloy nyo lang. Ako pala. Masaya yung moment na yun kasi parang, uy, mabubuhay ulit. So, tuloy ulit tayo. Yeah. Padayon lang. Tsaka hindi lang kayo yung masaya. Pati yung mga followers nyo na nag-aantay. Nasaan na yung ano? Wala nga rin yung ano ko na parang sabi ko nga, sasama ako dyan sa Agaw Agimat, hindi para sakyan yung kung gano'n man sila kasikat noon. Kundi dahil naniniwala ako sa pinaglalaban nila. Yun mahalaga. Nasa panahon kasi tayo, politically. Pang-araw-araw na nangyayari sa Pilipinas. Politically tsaka socially, yung itong past years, diba, medyo drastic yung changes sa bansa natin. Nararamdaman natin. So, kaya naisip ko rin na napapanahon na bumalik ulit yung Agaw Agimat para maging kahit papano, maging bahagi ng tunay na pagbabago, ng tamang pagbabago. Exactly. So, puntahan muna natin yung first song na tinugtog nila. Which is, kung titignan mo, napaka-punk talaga eh. Punk na punk eh. Anong title na? Let's Go Underground. Let's Go Underground. Kasama siya sa second album na Patak na nirelease namin 1997. So, ang sumulat noon, ako tsaka yung dati namin vokalista. So, yun. Yun yung sound talaga na gusto ko sa in terms sa punk. Si Wendy kasi, 1987 pa siya nasa punk scene eh. Sa underground punk scene. So, ay, tita. Tita. Tita ko na yan eh. So, yun. Guard! Ano nga ito, guard? Nakasapatos eh. Bago nakasapatos. Lahat kami nakapaa. Pero ngayon, gumagawa kami ng bagong album. Yeah. So, yun, nakakatatlo na kami. Na-record na namin yung 3 songs. Oh. So, merong kalayaan. Antok para sa mga call center agents. Kasi sabi nila, ni-record namin ulit. Na-record namin ulit. Nasulat ko naman yung sabi nila, 1991. So, high school pa ako noon, sinulat ko yung lyrics noon. Dito ka na rin. Tapos nung... So, naisulat ko yung lyrics na yun. Tapos nung sumali ako sa kauna-una akong banda noon, yung Yano. So, pinresent ako yung lyrics na yun. Para dapat yun sa Yano. Kaya lang, hindi lang siya nag-materialize kasi iba siguro yung plano din ng banda. Tapos nung magre-rec na na-sign kami ng Alpha Records noong 1994, sabi ko kay Eric, Bay, nire-record ko yung ano, yung sabi niya, oh sige, sayo na yung kanta na yan.
Ituloy mo yung record. So yun, nirecord namin yung sabi nila noong 95. Tawagin muna natin yeah, yung promotor. Oh, ayan! Yeah. Nagpasimulo nito. Nagpasimulo nito. Sessions DXB. Ang nagpahirap sa biyahe. Mr. Ronald, Ronald. Hindi dahil kay Ronald. Hindi nyo mabas ang gitara ko. Napakalaking effort ni Ronald at ang grupo ng Sessions. Saka ilang months namin na itong Ronald. Magal na. Ronald and Sessions DXB. Yeah. Yes! So, si Ronald ang promotor. Paano bang nangyari dito? Ba't sila nandito ngayon? Well, nag-umpisa lang sa usapan, sa chat. Uh-huh. And then, nung nag-vacation ako noong August, so nagkaroon ng time na magkita kami in person ni Renmin. Mm-hmm. And then, doon na-build up yung friendship. Yung friendship. Hindi siya organizer, musician, relationship. So, more on talagang friendship. Humanga kasi ako sa advocacy. Nung na-check out ko nga yung merong nag-hook up sa atin. Si Boyet. Oh, yung local band. Sa underrated. Check out ko yung yung site nila, kung ano ba yung toko saan ba. Tapos hanggang sa usap-usap. So, bumilib naman ako sa advocacy nila. Tsaka, yun, kahit sa inyo, sa Tambay Jam. Maraming salamat. Kumbaga, napakaganda ng ginagawa ninyo. Hands off. Napagbubuklod niyo yung mga musikero, biro mo OFW, tapos may time pa kayo para sa music, di ba? Sabi namin, community service to itong event. Labor of love. For the love of music, for the love of Filipino community. Tsaka yung yung ginagawa ni Sir, yung pagsamasamahan niyo yung mga Pilipino sa isang event. Hindi madali yun, pero mangyayari yan eh. Maraming salamat sa mga local bands na sumusuporta. At maraming salamat din kay Renmin at buong team ng Agaw Agimat dahil lalawakan din nila yung network natin sa Pinas. So marami pang banda sa Pinas na magmo-motivate sa atin dito at magme-mentor sa mga bagong local musicians. Mga bagong music sa Pinas, pinapakinggan dito. Mm-hmm. Tayo din, parinig din natin sa kanila yung mga original music natin. Ayop, saludo! So thank you. Galing! Yeah. Maraming salamat talaga sa Sessions DXB at sa mga local bands na tumulong para Tambay Jam. Napakasarap ng tubig nila rito. Sa inyo, maraming salamat sa yung musikang mga binuo nyo para sa atin, sa mga Pilipino, sa music lovers. Okay? At yun naman, binigyan nyo ulit ng pagkakataon na marinig ulit kayo. Okay. Maraming nag-aabang, sigurado. Yep. And I'm sure excited sila sa bagong music na ibibigay sa atin ng Agaw Agimat. So excited lang siya. Malapit na yan. So, yung susunod na papakinggan natin, bago sila umalis, is yung kanila, siguro favorite song ng marami. Yun na nga. Yeah. Hindi pa naririnig. Hindi pa naririnig. Hindi kilala. So, sabi nila? Oo. Sabi nila? Ito nga yun. Sabi nila yun eh. Maraming salamat! Thank you! Agaw Agimat!
Pwede pa ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,